Where po sarang manayan? So yun mga kapatid, na-miss ko kayo at nami-miss nyo rin ba ako? Ito nga ngayon, narito kami ngayon sa St. Emerald dito sa Cavite. Kasama ko yung aking kumpare. Ayan. Dinalaw namin yung kanyang airpot na nakahimlay na. So happy new year nga pala sa inyo mga kapatid. Siguro tagal-tagal ko na hindi nagbablog ngayon. Pero ngayon, ito na naman ako, nagbablog na naman ako. Dahil parang ngayon lang ako nakalabas ng Maynila. Narito kami ngayon sa dati nilang lupain. Diba? Ngayon binenta nila, may nakabili, ang nakabili na ayan, ginawa ng sementeryo. So sakto dahil nga airpot niya sila ang may-ari nito. Ayun ah, libre lang sila dito pero ang gaganda. Ganda ng place. Pero ayoko pa rin si Fred tumira dito. Nauutal ako. Ayoko rito siyempre. Gusto ko yung long life pa, di ba? Kasi mas masaya ang mabuhay. So ngayon, pagkatapos nito, pagdalaw namin dito, papunta kami ngayon ng Tagaytay. At pagpapunta na kami ng Tagaytay, ipapakita ko sa inyo. Yan, tingnan mo, busy siya oh. Popost niya na yan, my day. My day niya na yun, nakarating kami rito sa Silang, Cavite. Then later on, gusto tayo pupunta pare? Tagaytay! Yo! Tagaytay, mas malamig doon. Tagaytay! Ilibot namin is Tagaytay mga kapatid! Ganda rito, tingnan mo. Tahimik, ano? Ang sarap ng lalugar na ganito. Kaso mo, ayoko naman sa ganitong sementeryo, no? Siyempre, delikado yung ganito. Gusto ko pang mabuhay ng matagal, di ba? Oops, pare, bago to, ah. Bagong lagay. Tabi po sa inyo. Happy New Year po sa inyong lahat. Ito yung place na ano eh. Ay, ito yung sinasabi ka pre oh. Ayan oh. Ayan, sa gitna na yan oh. Parang mga aso yung naka ano. Nakalibing. Oo nga. Diba? Oo. Yung mga imported siguro yan. Wow. Mga manok. Manok. Oh, yan mga kapatid, kinukwento niya kasi sila dati ang may-ari nito, tong lugar na to. Tapos may tower dito. Yan. Dito ako nang i-spot. Hirap ko yung importe ng guardia. Ano mga ibon? Ano mga ibon? Naghahanap kami tao. La. Kasi may electric fence diyan eh. Okay. Karamihan doon nawawala yung manok. Eh. Tapos dito, nagkakaroon ng butas yun. Oh, so doon dahil sa paglanakaw, naglanakaw. Ah, okay. Mamaya, doon pa. May tulay dyan. Okay. Kasi may ilog. So yan mga kapatid, ano? Ililibot niya raw tayo dito sa ano. Kala mo, papilya. Alin? Di ba? Ah, oo nga, ano? Papilya. Oo nga, ano? Tusok yung ano, tusok yung bubong. What's that? Dati bahay yung restaurant sa Pupita. Ah, really? Ganda, no? Tapos may puno ng mangga. Galing. Ang ganda ng lugar nila. Ang laki, no? Ang sarap pumiyahin ng ano, nakamotor lang kami. Ano? Yan. Laki yung aming tigisa kami. Si Boy Mot-Mot. Yung motor ko ano na eh, vintage na. Pero lumalaban pa. 2,000 years later. So yun mga kapatid, narito na kami sa bahay ng aking tiyuhin. Ayan o, Tatay Carding. Ayan. So nakakuha kami ng kakao. So actually kanina pa kami dito. No? Nakalimutan ko na naman mag-vlog. So ngayon pa uwi na ako. Sala. Eh, pero may nakuha ko sa kami to. Galing yan doon sa puno na yun. Ah. Ito yung taniman nila. Papakita ko sa inyo. Meron silang taniman dito.
dati, puro pinya mahal. Taniman ng pinya. Yung kanilang ano, best house. Yan, meron siyang pinyahan dito. Yun. Tatandaan niyo, pumutok yung bulkan. Apektado sila nun. Inabot sila. Laki na nalugi sa kanila. Pero ngayon, yan, unti-unti sila bumabangon. Kaya para discourage daw. Yan mga kapatid, di ba? Kahit mo yan. Ang dami nilang tanim na pinya rito. Hanggang doon sa dulo. Pero nung nagkaroon nga ng pagsabog ng bulkan. Yan. Apektado sila. Lahat yun namatay. Pero merong mga nakasurvive. Yan. Unti-unti namang bumabangon. Ito, meron pa sila tanim dito. Yan. Oo naman. Pero wala pa yan. Wala pa. Sahon pa. Harvest yan. Galing ko. Ba? May tanim siyang pinya. Basta mo makalapit sa pinya. 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 Malalaki talaga pinya dito sa... Pinyahan ng aking tsuhin. Ayan. Dami ng tanim, oh. Pakita ko sa inyo. Zoom natin. Yan, ang pinyahan niya. Diba? Kita mo to? Yan, yan, ah. Ah, diba? Yan, dami nilang tanim, oh. Sarap. Gandun sa baba. Puro pinya. Pare, pagdating na summer dito, magsasawa ka. Yan, si Tatay Carding lang nag-ano niyan. Siya lang mag-isa niyan. Sobrang sipag, sobrang dami. Yan. Yan, makumuha ako ng ano, ng kakao. Sarap. Ito yung mga imported kakao. Diba? Magandang panahon ngayon dito sa Tagaytay. Malamig na, may mga araw-araw na. So, see you there mamaya ulit mga kapatid. So yun mga kapatid, narito ako ngayon sa Tagaytay. Ito na nga, nakarating na kami dun sa, yun, tsahin ko. Ayan. Nakarating na kami dun sa bahay na pupuntahan namin. Tapos napunta kami dun sa tsahin namin, ang daming tanim. Oops, maka-copyright tayo ron. Pakita ko sa inyo, ito yung taal. Ayan, oh. Yung taal, oh. What? What the fuck? Ang pisan ko, pares kami kalbo. Ayan, yung taal. Hindi na masyadong kita kasi nga babaeng pag. Ayan. Ayan, di ba? Pinarada namin dito yung ano. Pinarada namin dito yung aming mga motor. Kasi nga, ayan. Parada muna kami. At mamaya makipagwalwalan kami. Walwalan, walwalan. So, ayan yung mga bata rito. Ayan. Diba? Ang ganda rito. Ito po, oh, papaya, oh. Oh, di ba? Kaganda, lalaki, oh. Oh, papaya, papaya, lalaki, di ba? Saan yung pupunta? Kanino ko kanak? Takotin natin yung mga bata. Kanino ko kanak? Against the lights. Ah, kita mo yan, lalaki. So yan mga kapatid, narito tayo ngayon sa Tagaytay. Narito ako sa mga kamag-anak ko sa Tagaytay. Ito yung place nila. Diba, tahimik, ganda.
sariwang hangin, malamig na hangin. Ayan, tahimik na kapaligiran. Unlike sa Maynila. Ayan, napagkasarap dito sa probinsya. Actually, hindi pa nga probinsya to dahil Tagaytay pa lang to. Tama yan. Saya baris Tagaytay. Balik ako rito. Pero may dala sako. Ano pre, anong dala mo? Sako. Sako. Minsan, magdadala sila ng sako. Okay lang ba? Lagayan ng pinya. Hindi, lagayan ng sayote. Tsaka kapatid, alam mo naman, kapag ka nadayo ka sa isang lugar na puro ka mag-anak mo, tandaan mo yan. Ang makukuha mo dyan ay kwentuhan, kasiyahan, at alam mo na, hindi mo mawawala yan. Pero masaya kasi yan nga daw yung nagiging ugat at pagitan para magkaroon ng isang magandang kasiyahan, di ba?